What's up, what's up, what's up, what's up, mga kahugot? Welcome to Pulau is Black. It's me again, Price Chloe. At kung bago ka lang sa channel kong ito, welcome na welcome ka dito, kahugot. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe mo na yan at hit mo na rin yung bell button para mas updated ka sa mga bagong video na i-upload ko. At for today's vlog, mga kahugot, alam ko marami sa akin makakarelate kasi yung iba, karamihan sa ating mga kahugot dito is estudyante pa lang, pumapasok, ganun. Maybe high school or college. And as you can see, nakakilayan naman ako. And alam nyo na kung bakit. Kasi nga, magagawin na naman tayong panibagong look. And ang look na to ay tatawagin kong student makeup look, which is sobrang dali lang kasi, 'di ba? Kung isipin natin ang mga aurahan ng mga estudyante, 'di ba? Napakadali. At syempre, estudyante din lang naman ang ating look ngayon. Bakit hindi natin i-connect yung hugot natin dun sa ating topic today, which is student? Ang hugutan natin ngayon is mga klase natin. Mapa good man yan or bad, manda na kayo sa patama ko or hindi naman to patama, mga kahugot. Kung matamaan kayo, umilag na lang kayo. Yun nga lagi ko sinasabi sa inyo, di ba? Kung matamaan kayo, huwag na seryosohin kasi lahat ng mga hugot ko is hugot lang yon, wala nang ibig sabihin pa. And kung interesado ka, just keep on watching. Start your day with a big, 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 big smile. Stay simple, stay beautiful. And without picking ado, let's get started. Mga kahugot, bali nakapagkilay na nga ako kung mapapansin nyo. Sorry, hindi yan may tema. Meron pa kasing ano eh. And maglalagay na tayo ng, pansin nyo ba mga kahugot, hindi sa akin bagay ang black. Kaya bibili na akong brown na pangkilay bukas na bukas kasi nga gipit ang inyong kahugot, diba? Parang estudyante lang ako kahit hindi ako nag-aaral. Alam nyo yun, nagigipit din ako kahit hindi ako, kahit nagtatrabaho na ako, gipit din ako. Siyempre, may binubuhay tayong pamilya, kaya bale, simulan nga natin to. Maglalagay na ako ng ano, siguro maglalagay na natin ako ng liquid foundation para ano, hindi na ako magpa-powder or hindi na ako magpa-powder. Kasi 'di ba, may mga estudyante ngayon na iba. Nga pala nakapag-wipes na ako ng mukha ko, mga kahugot. And may mga estudyante nga ngayon, mga kahugot, na lalo na mga sa mga college na kailangan mag-makeup, ganun. Alam na kung tourism ka, kailangan mo makeup talaga. Kasi dapat kailangan, ano, maging presentable ka. Pero, hindi naman kailangan araw-araw, ganun. Meron din ako napapanood sa YouTube na iba, nurse, nag-makeup din. Kasi ang pag-makeup, hindi yan, ano, araw-araw kailangan mong pakabugin yung makeup mo. Hindi naman kailangan ganun, mga kaugot.
At hindi ibig sabihin din na naglagay tayo ng liquid foundation is kakabukayan natin ang ating ano. Siyempre, dun sa term na estudyante, simplihan lang yun eh. Kailangan simplihan lang natin yung look natin ngayon. And good luck sa akin kasi hindi ako sanay na ganun ang look ko. At alam niyo ba mga kaugot, hindi rin ako nag liquid foundation dati. Kaya makaka-relate ako sa mga estudyante dyan na hindi nagaganito. Pero as soon as possible mga kaugot, kailangan natin matuto. Kasi katulad ko nga, nung first job ko, hindi ako marunong mag-makeup, ganun. Pero hindi ko kayo ini-encourage na bumili ng mga makeup. Kasi syempre, ang priority naman natin ngayon, projects, ganun. Kaya, unahin nyo yun kasi mas kailangan nyo. Kasi dati ako, ano lang ako eh, pulpo, ganun. Fans, uli. Ganun lang ako mga kaugot. Ganun lang ako kasimple dati. Kaya nung yung first job ko, hindi talaga ako marunong mag-makeup. Tapos yun, pagkatapos naman ng liquid foundation mga kaugot, siguro gagawin ko na lang pulbo. Then, maglalagay lang ako ng konting cheek tint dito sa mukha ko. Konti lang. Ang bango talaga nito mga kaugot. Parang bubble gum lang yun. Yan. Gaya lang ako nung college ako mga kaugot. Siyempre kailangan natin lagyan to. Para magmukhang drunk blush naman tayo. Maglalagay din ako ng concealer, mga kaugot. Okay lang. Halagay din ako ng concealer para matakpan yung mga tiyatawan natin sa mukha. I'm sure, dito sa sasabihin ko sa inyo, makaka-relate kayo. Kasi, diba sabi ko sa inyo kanina, hindi nyo kailangan unahin yung mga pampaganda, pampaarte. Unahin nyo yung mga mas kailangan nyo, kailangan ng pamilya nyo. Siyempre, mas priority natin yun kaysa sa ating kagandahan, diba? Saka ng kagandahan bago ang unahin muna natin ang pamilya natin, di ba? And tatandaan nyo ba? Natandaan nyo ba yung mga panahon na mag-exam kayo tapos walang papel ang katabi nyo tapos syempre bagong sahod ang nanay nyo bago din ang pan nyo, papel nyo, isang pan. Ugali ko kasi yun, mga kahugot. Ugali ko na yung bibili sa akin isang pad ng nanay ko, dadalhin ko yun sa school, yung buong isang pad na yun. And ako naman, na napakabait, ayun, bibigay ko yung lahat. Hindi naman as in lahat. Kapag may humingi, bibigyan ko. Kasi syempre, napakabait natin bata. Napakabait. Huwag kayo puro ganda. Mag-aral din kayo. Ganun. Kasi mas kailangan natin yung mga kahugot. Sabi nga, diba, doon sa pageant, what is beauty? Your brain is empty, diba?
Para. Ano, wala yung ano ko, blush on. Kasi nga, lagay ako ng concealer. And ayun, mga kahugot, wala akong masyadong maihugot sa mga kaklase nating kita nyo itong noon na to. Diyan lang naman po pasok yung mga yung pinag-aaralan natin, yung nag-review tayo, di ba? Isipin mo, nagpapakapuyat tayo para mag-review. Kaya tayo, kaya lumalaki yung eyebag natin. Ayun oh, yung eyebag din. Kaya lumalaki yan, mga kahugot. Dahil sa pag-review. Tapos yung kaklase mo na walang ginawa kundi umasa sa'yo na pakopya, pakopya, pakopya. Kaya ikaw, kung estudyante ka, matuto ka mag-review, di ba? Uso mag-review. Real talk pala, hindi yung ugot. Nag-real talk ka naman ng inyong kog. And, ano pa ba? Ano na lang. Mag-ano lang ako, mga kog. Mag-mascara din. Hindi na ako mag-alagay ng falsies. Wow. Falsies ka pa. Sudyante ba talaga ang peg o ano? Naku, hindi ako nakapaglagay muna ng ano. At kayo, mga estudyante, palagay nyo yung mga pinibigay sa inyong baon, ganun. Palitan nyo naman ng Skype, konting parangal or mataas na grado. Kasi doon lang nakakabawi tayo sa mga magulang natin. Na kahit puro paganda tayo, diba? At least mataas ang grado natin na hindi tayo may chismis sa iba na puro paganda lang tayo. Tapos mag-ano lang ako, mga kahugot. Mag-curl lang ako. I'm sure makaka-relate ka din dito. yung teacher mo na walang ginawa kundi bungangan ka, na wala ka namang ginagawa kundi mag-aral, di ba? Ma'am, baka namang gusto nyo. Gusto nyo magpaganda ka tulad ka. Ginagawa! Paganda, putik. Tapos maglalagay lang ako kasi nakalimutan ko mga kahugot. Maglalagay pa lang ako nito kahit, para kahit pa paano meron namang kulay ang ating pamata. Diba? Diba? Liquid lang, ano lang, lip tint, okay na mga kahugot. Diba? Pumula ko lang po ito. Ganyan ang ginagawa ko mga kaugot nung college day ko. Lip tint lang, ganun. Para Korean-Korean, ganun. O, oh, diba? Tawa ko sa aking look ngayon. Tapos, maglalagay na ako ng lipstick ni Ever Bedena with the shade of Galore. Ngayon na maglalagay ng liquid eye. Kapag medyo tuyo na yung lashes ko. Thank you.
Oh, diba? Madam na madam ako. Tapos maglalagay na ako ng liquid dye. Then tapos na tayo, mag-powder na lang ako mga kaugo. Then, pagkatapos ko mag-powder, babalikan ko kayo sa final look ko. Ayusin ko lang yung hair ko, then I'll be back. Diba? Oh, ayan lang mga kaugot, ayan na yun. Huwag kayong masyadong magbarte kasi estudyante pa lang tayo, wala tayong budget. Pulbo lang, oh, ito. Tender care pa yan. Yan nga lang ginagamit ko sa trabaho ko mga kaugot eh. Pupulbo lang ako, ganun. Kasi hindi nga sanay yung mukha ko sa liquid, ay sa ano, powder, ganun. Sa inyo daw ako nagpaano, kasi ganun kayo ano sa akin. Ganun kayo ka lakas sa akin. Parang ano lang yan, sa school, sa loob ng classroom, may mga klase kayo na nagpapalakas, sumisip-sip sa mga teacher ninyo para pumasok yung grade nila, diba? Kaya may tiyatawag tayo na straw, diba? Ay, nako. Oh, ayan lang yun, mga kahugot. Ayan lang yung look ko sa, para sa mga estudyante. Maganda pa nga to eh, para sa estudyante. So, ayan. Icing ko lang yung look ko, then babalikan ko kayo, mga kahugot. Ginagawa. So, ayan nga, mga kahugot. Ayusin ko lang yung look ko, then babalikan ko kayo. Mga kaugot, yun lamang yun. At sana nagustuhan nyo yung montage, yung pinakamalupitang montage natin. And gulat kayo na may salamin ako. May salamin po talaga ako. Hindi ko lang talaga siya sinusuot kapag nagbablog ako. Hindi ko lang talaga siya sinusuot kapag araw-araw. Kasi nga, ano, nakakaano din eh. Lalo na nakakalabo sa mata yung palagi ka nakasalamin. Eh, sumakat lang kasi yung ulo ko ngayon, mga kaugot. Kaya nagsalamin ako ngayon. At naisip ko na gawa ng isang magandang look yung babagay sa taong na may salamin. And kung kayo is isa ka sa mga tao na may salamin at iniisip mo na para kang nerd, hello! Ganda-ganda kaya ako sa mga tao may salamin. Pero hindi ako gandang-ganda sa sarili ko kasi may salamin ako. Hindi. Ano kasi, mga kahugot, gusto ko talaga dati magkasalamin. Ayan, pinagbigyan ng Panginoong may kapal, di ba? Na magsalamin kasi nga malabo din mata ko. And mga kahugot, huwag nyo sanang, a simple advice o a piece of advice lang mga kahugot, huwag nyo sanang bulihin or pagtawanan yung mga taong or yung mga estudyante na may salamin. Kasi alam nyo mga kahugot, nung estudyante pa lang ako, may kaibigan akong may salamin eh. And
ano ako sa kanya, hanghang ako sa kanya. Kasi nga, ini that time, ang nasa isip ko kasi talaga mga kaugot, yung mga taong may salamin, yun yung mga taong matalino, masipag mag-aral, lagi nakatutog sa gadgets. Kasi nga, sub-sub sa pag-aaral, diba? Ayun. Kaya sabi ko, hanghang ako sa mga may salamin. Kasi nga, yun ang nasa isip ko nun. Yun yung thinking ko. And, mga kahugot, ang last hugot ng inyong kahugot, Chloe, para sa ating mga kaklase, hindi ko alam kung real talk na naman ito sabi ko, mga kahugot, ha? Pero, bahala na. Bahala na. Mga kahugot, kung ikaw isang estudyante, para sa itong hugot na to, hindi masamang magpuyat, hindi masamang magkaroon ng eyebag or magkaroon ng salamin kasi sub-sub sa pag-aaral. Pero, hindi masama rin naman na magpuyat dahil lang sa walang katuturan or dahil sa katek, sa niniligawan, tapos kinabukasan may exam kayo tapos aasa ka sa katabi mo. Hindi ganun. Kailangan matuto ka magsumikap ng sarili mo. Kasi paano na lang kung magkatrabaho ka? Wala yung katabi mo. Wala yung mga katabi mo sa panahon na mag-apply ka na, mag-i-interviewin ka na. Di ba, no? Di ba? Kaya kailangan magsumikap ka. Lahat ng mga binibigay na pera, pagod at pagmamahal ng magulang mo sa'yo, ikip mo yon, gawin mong sandata yon para makapagtapos at para makamit mo yung dream mo and maging matagumpay ka sa buhay. And hindi ko alam mga kaugot kung parang advice na naman yun mga kaugot kasi nga sabi ko yung kilay ko kasi kanina ginawa ko na kasi nga inisip ko na baka umaba naman yung video ko, parang may hindi naman nang babash, pero may napagsabi lang sa akin na ang haba-haba daw ng video ko, wala naman daw ano, nakakantok. So, igsian na lang natin, di ba? Puro, ang gagawin ko na lang sa video ko, siguro, puro cut. Pusa? Meow! Puso ko. Hindi. Siguro, ayun nga, gagawin na lang natin ng paraan para maging mabilis at maging smooth yung pag-vlog natin. And, ayun, mga kahugot. Kayo na lang din ang humusga sa look ko ngayon. And, kayo na lang din ang humusga kung anong babagay sa akin. Kung walang salamin or mas bagay sa akin yung may salamin. Ayan. So, ayun mga kahugot. Wala nang madaming dada. Thank you for watching. And don't forget to like, comment, share, and subscribe. And hit mo na rin yung bell button para mas updated ka sa mga bagong video na i-upload ko. And thank you for watching mga kahugot. See you to my next vlog. Bye! Mwah! Oh,